Naayos ang Pilipinas. Hindi yung mga arguments, wala, kaibigan eh. Unfriend sa Facebook. Kasi nagtalo lang. Diba? Nagtatalo lang sa politika. Pero mo, kaibigan mo matalik, tapos nag-away kayo, pinaghiwalay kayo dahil sa politika. Eh hindi naman kayo tinig. Eh kung nagsama-sama kayo, nanalangin kayo sa Diyos, sinagkaisa pa kayo, di ba? So yan ang kailangan natin pag-isipan mga ibig. If you want your life to be valid, you have to make it solid. So, and live a life of a purpose. Ano ito? Naglabas na nga si Rick Warren ng tinatawag nating purpose-driven life book. Pinag-isipan, naging bestseller. Pero hindi ko alam kung ano nangyari sa Amerika. Kasi sa Amerika nag-start yan. Tapos, siguro maganda yung nila naman, na-bless ka, pero kulang sa practice. Alam nyo, 90% lives with no purpose. They don't know the purpose of their lives. Survey yan. Kaya most men live just to survive. Kaya kung hindi mo alam ang purpose mo, nakakapagod yan. Tiresome and unfulfilling. Alam nyo ba kung ano yung life na unfulfilling? Pakita ko sa inyo short na video. Ano yun? Anyway, wala naman sound siya. Okay lang. Ganda ng daming isda. Tuwan-tuwa siya talaga. Makikita mo naman, very passionate. Talagang ang lakas. Ang sipag sa init ng araw. Talagang inupunan siya. Inupunan siya siguro ng kasama siya, niya dahil passionate siya sa ginagawa niya. Makikita niyo man, dami naglulundagan. At ang dami niya na nanguhuli, ayaw pa niyang tumigil. Hanggang siguro may lumalabas doon sa, ewan ko kung ano yung nilalabas na yan, yan. Kaya tumigil. Ang dami kasi. Talagang ito, mahusay ito sa opportunity. Napakagaling. Napakasipag. At butas. At pagmanin. Walang ka-purpose. Ganyan ang buhay eh. Alam mo minsan kaya, pagka nagkakwento tayo about sa Pilipinas, at Pilipinas na sa mga Pilipinas, alam mo minsan natatawa tayo, pero tama. Tama po ba? Kaya may tama tayo, di ba? Ganyan ang buhay. Akala natin okay. Kaya sometimes it's also uncontrollable. Akala natin okay lang, hindi natin nakokontrol yung buhay natin. Kasi alam natin, we are in the right track, we are in the right direction. But the problem is, pagod tayo, banda mo yun. Alam mo yung sabi ng, eto sikat na ito, writer to si ano, sabi niya, there are two great moments in a person's life. The first is when we're born, and the second is when you discover why you're born. Pero yan ay inayos ni Mark Twain. Parang ganyan din yung sinabi niya. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Kasi if you know and understand the purpose of your life, unang-una focus ka, isa lang tinatakbo ang buhay mo. Hindi ka kung saan-saan pupunta, alam mo yung direksyon ng buhay mo. Alam mo kung papaano mo matatapos ang takbuhan ng buhay, and you will understand, masasabi mo, you can finish your life strong. You can end your life strong. Or you reach your destination strong. Pangalawa, simplify. Kasi hindi ko alam kung bakit gusto natin parang bilhin lahat ang nakikita natin. You don't know. Hindi ko alam kung paano ito nakakapagpabago o nakakapag-inspire ng mga tao. Okay lang na bumili ng mga matitibay na gamit. Walang problema yun. Basta ang purpose mo, kaya mo ginilito matibay. Hindi yung gusto mo lang ipagmalaki. After na batiin ka ng 5-6 na tao, wala na. Oh, ganda na suot mo ah. Naka-channel ka, naka-laos ka, lahat. Kasi iniisip natin, branded. Pero iniisip mo yung buhay mo naman hindi branded, di ba? Yung kunyari, naka-laos ka, yung buhay mo talagang pinapakita mo na buhaya ka talaga. Talagang dinidistray mo. Kasi Ben, kung simplified ka, hindi ka, mautak ka na yung blessing na binibigay ng Diyos, mahusay mong ginagawa. Kaya tayo nagkakaproblema, kaya tayo nagkautang eh. Bili mo sa 12,000 na utang mo, halimbawa, ay, na sweldo mo. Kung 12,000 ang sweldo mo sa isang buwan, alam mo ang gagawin mo lang? Yung 20% itabi mo. Then, hati-hatiin mo. Then, yung sobra, yun ang gastusin mo. Halimbawa lang, ganun lang ha. Makaipon tayo, wala tayong utang. Okay po? Ganun ang ginagawa ng mga Hapon. 20% save. Sa Europe, 18% nakasave ka agad yung pera. At tayo hindi, pag may pera, ubos ko, ubos.
tayo nabubuhay tayo above our means. Sabi nga ng brother ko, eh, live below your means. Walk within your means. Para may mainom ka pa. Okay? And of course, motivated ka. Kasi alam yung purpose ng buhay. Hindi mo na kailangan i-motivate ang katabi mo. Meron kang tinatawag na self-motivation. Okay? Ano pa? End-directed. Sometimes, yung buhay natin, kapag wala kang alam, hindi mo alam ang purpose, hindi mo ma-apply itong Heisenhower quadrant ito. Hindi mo alam kung ano yung urgent, kung ano yung important, kung ano yung hindi, kung ano yung not urgent. Simple-simple lang yan. Ito yung mga urgent and important. Yung mga crisis, deadlines, project, commitments. Ito yung mga not urgent and important, yung planning, mentoring, family. Kung medyo dry na yung spirit mo, urgent yan. Ha? You need to pray, you need to fast. Tapos, ano yung not important pero urgent? Interruption meetings, invitations, pwede mo magpadala ng tao dyan. No? You can delegate that. Pero ito hindi talaga importante at hindi urgent. Netflix, social gaming, social media, and gaming. Pero pag sinabi ng panahon na to, ha, I'll go to bed, good night. Ang ibig sabihin nun, maihiga lang. Pero magse-cellphone. Kaya ang dami na yung mga tao na may insomnia. No, talagang naka-cellphone, ang tagal matulog. Kaya ngayon, huwag ka maniwalang mag-rest ka na, hindi na sa panahon natin yun. So maraming magkakasakit sa liver ngayon. Kasi kung matulog, alas 12 na, alam mo na. Kasi mas excited pa na makita sa mga nagla-likes kesa ipahinga ang liver. Okay po? Bakit tayo nag-cellphone? Bakit tayo nag-FB? Ilang likes ba ang gusto mo para makatulog ka? Diba? F? Oops! Parang pinapalis na ako. Malapit na, 10 minutes na lang. Ano sabi ni Baylor Barbie? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Be more purpose than making. Okay. Totoo yun. If you know the life, your purpose of your life, madali na lang makipagkaibigan. Kasi kapag may kaibigan ka, matutulungan mo rin siya at madadala mo rin siya sa tama niyang layunin ng buhay. Okay? Magiging instrumento ka. Kaya nga, sa scripture, sinasabi nito, all scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true. Ano pa? And to make us realize what is wrong in our lives. Ano pa ang mali sa buhay na ito? And it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Ito ang dahilan why God gave us the basic instruction before leaving earth, what we call the manual of life. Kapag hindi natin inintindi ito, talagang buhay mo medyo, hindi mo alam, tumiro ka. Kapag nagka-problema ka, punta ka muna sa manual of life. Huwag ka muna pumunta kung kanina dito. Magbasa ka muna, ano ba problema ko, Lord? Saan mo ba tinuturuan sa nangyayari sa buhay ko ngayon? So yan, nasa Timothy 3:16 yan. So again, ano yung statement natin? If you want your life to be valid, you have to make it solid. So, dalawa na lang. Ay, investing for eternity. How? Sabi ng Bible, don't store up treasures here on earth where they can erode away or may be stolen. Store them in heaven where they will never lose their value and are safe from thieves. Hindi masama mag-invest, hindi masama magtabi, pero mag-isip ka, bakit mo ba ako, Lord, binibigyan ng maraming pera? Ano bang dahilan? Kasi dapat may dahilan yan eh. Kung pinapayaman ka ng Lord, may dahilan. Hindi yan para sa'yo na. Kung hindi, yan ang ikasisira ng buhay mo. Look at those people na maraming pera. Sabi nila, millionaire seldom smile. Si Paul Getty, may-ari ng Getty Oil. Ano sabi niya? Bibigay ko lahat ng million ko, mag-ayos lang kami ng mag-asawa. Maayos ko lang relationship ko with my wife. At marami pa, i-google nila ang dami. Anong patag ganun? Nagpapayaman ka, then at the end of the day, hindi pala yun ang gusto mo. Kasi may na-sacrifice, may nasirang relationship. Kasi may dahilan yan eh. Alam mo ba itong nag-i-invest for eternity? You're using it to sobra pera mo. Ito, tulungan mo mga missionary, at tulungan mo mahihirap, magkaroon sila ng livelihood, or basta yung may mga mabubuhay, merong nagkakaroon ng pag-asa kasi hindi ikaw ang ginamit ng instrument. Ako mas gusto ko yun eh. Lord, use me as a channel of blessing. Okay lang ako nagbibigay kaysa ako yung nangihingi. Pero hindi ka mawawalan. Paano ka bibigyan kung puno ka na? Pati knowledge.
Wag mong ano, wag mong piitin yan. Turuan mo. Tandaan nyo ha, kahit anong gawin nyo, may magiging mas mahusay pa sa inyo. Okay po? Hindi po pwedeng ang kinilang natin yung talino. Hindi po pwedeng sa basketball, ikaw lang lahat ng mag-shoot. Okay? Ano pa sabi nito? Once again, sabi niya, I will shake not only the earth but the heavens also. This means that all creation will be shaken and removed so that only unshakable things will remain. Kapag hindi natin ginrab ang opportunity o hindi tayo nag-invest sa eternity, eto lahat ang mangyayari. Sira lahat yan. Sabi niya, lahat masisira. At ang hindi lang mawawasa is something that is unshakable. Eh, ano yung unshakable? Those things cannot be shaken. Ano yun? Yung sinasabing once again sa Bible? Shows us everything that was made, things that can be shaken, will be destroyed. Sabi nito, only the things that cannot be shaken will remain. Ano yun? Any person who share the gospel with cannot be taken away by anything. The kind of loving act you show to someone cannot be removed. Ano pa? The generous gift to that person in need cannot be dissolved by fire. Kapag ginawa mo yan, yan something na hindi masisira at hindi masisira. Okay ba? So, ano sabi nito? In other words, the things that we cannot see are the things that will remain. Everything else will not matter in the end. Pagharap mo sa Diyos, hindi mo mapapakita lahat ng achievement mo. Ang titignan ng Diyos, yung puso mo. Ano ang ginawa mo kay Lord, kay Jesus, while you are still here on earth? Of course, sabi ng Corinthians, so we do not look at what we can see right now, the troubles all around us, but we look forward to the joys in heaven, which we have not yet seen. The trouble will soon be over, but the joys to come will last forever. Kaya nga sabi dito, no matter how long you have traveled in the wrong direction, you always have a choice to turn around. Kaya yung last, ikaw mag-decide. Decision is for you. To make. Ano sinasabi nito? Decisions are the hardest moves to make. Especially when it's a choice between what you want and what is right. Tayo, alam na alam natin eh. Ano ba gusto mo? Ano ba yung tama? Okay po? Kaya pag may nag-aaway, huwag na yung sino ba talaga tama sa ating dalawa? Ang pag-usapan yun, ano ba ang tama? Yun yung ating solusyonan. Kasi kahit mali ka, part ka rin kaya nag-aaway kayo. Diba? So, ano sabi ng Bible? For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Isa lang naman yung direction na ang result ng ginagawa natin dito. Yung pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Yun lang yun. So, maraming issues, maraming teachings, but the problem is, magaganda yan, mahusay ang ating preachers, mahusay ang ating nagtuturo, kaya lang, pag hindi natin nagtay, wala yung husay na yun. Kasi ang wisdom ng isang topic, ng isang learnings, is when we start to apply what we have learned. That's wisdom. So sometimes, it's the smallest decision that can change your life forever. Ano yung decision mo? Napakaliit lang. Ang sasabihin mo lang. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam nyo, say one big yes to God. And you will say no to everything. One big yes, you will say no to everything that the world offers. Kasi yan ang hindi magbibigay ng eternity sa atin. Okay po? Say one big yes to the Lord. Ano again yung ating statement? If you want your life to be valid, you have to make it solid. Kaya yung solid na yan, strength comes from the Lord, opportunity is God-given, live a life of purpose, investment for eternity is in a parable, the decision is for you. Let us all stand, let's end this in prayer. Thank you. We always have an opportunity, Lord, and this is one of them. And we are grabbing it, oh God. It is only 1 hour of learnings. I know, Lord, that this kind of learning inspires us, Father, to live and to hope. We believe, Father, of God, in your power, as we continue to go on with our lives with you,
Lord, ano namin, O God, that this life will reach the finish line strong. Because you will help us. You are our strength. Always give us opportunity to do what is good, to do what is right. And you are helping us, Father, to invest for eternity. And of course, Lord, you are also helping us to decide kung ano talaga yung tama para sa amin, tama para sa buhay namin. Lord, we believe, and I believe, Lord, that the Holy Spirit is always working in our lives and touching us, Lord, for us to be better. Kahit na maraming mga hindi namin naintindihan sa buhay, no circumstances. But because we have you, Lord, there's no impossible unto you. Lahat ito ma-overcome namin. And also, Lord, we're waiting for the time, Lord, na pagdating ng araw, Lord, face you, and you will experience eternal life, your promise, and we will enjoy life forever. As we live in this place, guide us, and give us, Lord, the existence that we need. And help us, Lord, to always remember you. As we pray in Jesus' name. Amen. God bless. See you next week.